my side. Angels descending, bring from above. Echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. Born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above. Whispers of love. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga ginigiliw kong mga taga-subaybay. Naririto na naman po tayo, ang atin pong kinasasabikan, ang atin pong inaabangan, ang inyong programa. Ang inyong programa, Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagpapatuloy at pagbubukas ng inyong pintuan para sa programa ninyo. Sapagkat alam ko po saan man po kayo naroon, anuman po ang inyong mga ginagawa, ay ating binibigyan po ng daan at buwan ang ating programa upang tayo po ay magkataon ng naumpang palagi. Ating pong patuloy na pag-usapan ang mga bagay-bagay patungkol sa ating mga buhay, patungkol sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. At higit sa lahat, tayo po'y humiling sa buong may kapal ng kanyang gabay at patnubay sa lahat ng ating mga naisin. Ito po ang inyong lingkod, Brother Nilo Penaranda po lamang. Kasama ko po muli ang ating pong Profesora Pastora Ella Penaranda. At ganoon din po sa pangalan po ng ating Director Shalom Faith Penaranda, Ate Maricel R.C. Buche, at Jerry Billionaire. Praising my Savior. Okay, sa Pilipintura. At the same time, si Ate Shama Penaranda. Thank you very much po sa inyong lahat na patuloy na nakatabay, patuloy pong umaabang sa programa na patuloy na nakakaranas ng iba yung kapayapaan at kapayapaan. Okay, Estrella, Mami, bumati ka sa kanila. Magandang hapon sa ating lahat. Yan, narito na naman po tayo para magbigay ng pag-asa sa mga nagsisisampalataya sa ating Panginoon. Yes. Gatulon po. Magandang hapon. Magandang hapon. At magandang magandang umaga sa lahat ng mga na umaga ngayon. Magandang gabi rin naman sa lahat ng gabi sa ibang bansa. At magandang tanghali sa ibang bansa. Saan man po kayong tulog ng mundo na roon. Maraming salamat po. Praising my Savior all the day long. Ngayong hapong ito, nakaka-excite na naman ang bagong mensahe ngayon, Papa Yan. Okay.
Okay, so anyway, lahat naman ay excitement eh. Mami, at the same time, parang na baka meron silang ina-expect. But isang bagay lamang dito yung gusto natin talaga na maramdaman ng bawat nanonood na ang banal na Espiritu, ang Diyos ay kasama na. So, napakahalaga na kasama natin ang Espiritu. Ang banal na Espiritu sa anumang bagay na ating gagawin. Ay dapat siya ang mabigyan natin ng kalusugan. Ito'y walang pagkakaiba, mami, sa gawain sa mga service, parang sa Sunday Mass o sa Sunday service o midweek service. Bawat bahagi ng gawain ay mahalaga, no? Yes. Tulad dito, mayroon tayong pagbati, mayroon tayong mga pananalangin. Mahalaga din po yan kasi pag binabati po natin yung bawat individual, yung pangalan nila yung nababanggit, para bang nakakaibsan ng mga kalungkutan at nabati po tayo at na-mention yung ating mga pangalan. Diba? Yes, siguro. Sige. Simulan natin sa ating pambungad na panalangin para samahan tayo ng Panginoon. Amen. Samahan po niyo kami sa panalangin at tayo po ay dumulog sa Diyos. Tayo po yumukod at tayo po yung manalangin. Yes, Lord. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa patnubay ng iyong Santong Espiritu sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Kami po ay sama-samang dumudulog sa iyong harapan, bagamat po kami magkakalayo, at ito'y sa pamamagitan ng isang virtual prayer. Alam po namin na nariyan ka upang umatagpo at pakinggan ang aming mga dalangin. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at ipinapasakop sa inyo ang aming mga buhay. Pagindapatin niyo po kami at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Sa iyo po namin inihabilin ang gawain ito, ang programang ito ng Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa. Kayo po ang manguna at mataas. At dalain ko rin po ang banal na pagkalaw ng iyong banal na Espiritu na siyang hihipo sa bawat makakadaan at magmumonitor hanggang sa matapos ang programang ito ng Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa. Ikaw po, O Diyos, ang kakatagpo sa kanilang mga pangangailangan. Yes. Salamat po, O Diyos, sa maayos na signal ng bawat wifi ng anumang network na aming pong nakakonect. Ikaw po, O Diyos, ang humipo dito upang malayang makaabot ang iyong banal na salita at ang mga pananalangin na makaabot sa kanila. Salamat po. Itinataas ka namin sa programang ito ng Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa. Ito po ang aming samo at dalangin sa inyo, Ama, sa patnubay ng Santong Espiritu, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Amen. Amen and amen. Yes, come on. Ka-tinig, ka-agila, mga harvester. Papasalamat at nandiyan na po ang mga taga-Bicol, taga-Makati. Okay, namataan ko na si Ate Nilda. Okay, laging maaga ang ating NII family, anak Biel at sa San Antonio Village, Makati. Ganon din si Alisa K. Bunagan Hernandez, anak K. Thank you so much. Maaga. Nandiyan na si anak Al Hernandez at saka si Lisel, anak Lisel. Okay, Ate Irma, anak Irma Bunagan. Good afternoon po sa lahat from Pasig. Nandito na rin po sina Teacher Martin Tempike. Bless you, anak, Marby. Dora Elsa Kaungka. Okay, Mindoro. Erna Bunaga ng... Erna Bunaga ng Pasig. Okay, pero from Tagawayan, Quezon. Sinoli Marley, San Binibintura ng Nagkarlan, Laguna, anak. Okay, Sinoli Marley, San Binibintura. Pastor Ching and Daya at ang kanyang misi. Si hello, anak, Pastor Ching. Jenny. Nandiyan na rin ang anak kong si Lilay, Admin Lilay Hernandez Maynocas. Stora Benny R. Sipuche ng Tanawan City. Okay.
today. Si Joan Raken is watching. Thank you so much, Joan. And John Julius Kaungkapia ng Oriental Mindoro. Hello. God bless you. God bless you. Mukhang dumadami ng dumadami ang ating taga Mindoro. Yes. God bless you. Enjoy your watching, okay? Sigela Aro Mirabel is watching. And JL Lasala, blessed Friday po, tatay and family. Yes, blessed afternoon. Jezebela Chicote. Okay, Jezebel Chicote is watching. Thank you so much, Jezebel. And Pastora Lorna Tayabas de los Santos ng Del Gallego Camsur. Hello, anak, magaling ka na. Okay, thank you so much sa complete healing. Amen. Ni Pastora Lorna, Mare, salamat sapagkat miracle si Lord, na miracle si Lord sa kanya. Ano po? Okay. Rosemary Matining ng Oriental Mindoro. Yes. Mary Joy Gasok, thank you so much anak for watching. Franz Lipit and Laura Alcantara. Okay, Laura. Okay, thank you so much. Ay, nandito na rin si Engineer Maria Heidi Temblique. Ng Pasay City. Siya yes. Po tatay and family. God bless you. Si Kuya Danny Evangelista. Nandito na rin po from Batanga City. God bless you. Del Saldesa, teacher Del Saldesa, pastor, bless you from both Tatay Pastor and to all TJFM members and friends also, Katini, praise God po. Narito na rin si Nomars and Benaventura. God bless. Okay. Cora Peñaranda Malto, God bless you. Hello, Pinsan. God bless you. Thank you so much for watching from Malate, Manila. Yes. Cora. Ate Feli Ruiz o Ate Luming ng San Jose, Tanawan City. Pastor Eddie Dasco ng Tagawayan, Quezon. Hello, Mr. Eddie, anak. Hernandez. Okay, thank you. Ate Pitsi ng Natanyo. God bless you. Amsur. Blessed afternoon po, tatay and family. My friend and classmate, Jose Lamonte. Thank you so much for watching. Aga. Galing sa trabaho. Thank you so much. Stora Wadi Hernandez ng Tanaw at Tagawayan. Tagawayan, Quezon. Yes. Ito may parang bago. Edgardo Hernandez Peña Jr. Good PM po. God bless you. Thank you for watching, Edgardo Peña Jr. Okay, Peña Jr. Edgardo. Thank you so much for watching. Franz Gianan, God bless you. Hello, nandito na ang ating Arlan. Malo Perez Genti. Hello. Ang Arlan. Ingat-ingat. God bless you. Blessed and wonderful day to all. Greetings from Ireland. May the God, or may the good Lord continue to bless us all. Thank you. Yes, thank you so much. Mama Lu Perez Genti. Vilma Gayeta Austria is watching. God bless. Okay, Vilma. Ito na kagad pa rin yung mga classmates mo, no? Oo, nandiyan na. Have you been Pastora Del Saldesa ng Del Diego. Blessed PM po, join us here sa Tinig ng Pananampalataya sa Jonah from Maria Heidi. Marvin Lubena, Lubina, good day po sa ating lahat at higit sa ating Panginoon. Salamat po, Lord, sa buhay, kalakasan, pinakalobos sa akin at sa family ko. Thank you. At Mimilay Hernandez, Maynokas, God bless you, Admin Ilay. Angelica Hernandez Lairon is watching. Thank you so much. Wow. God bless. God bless you, anak Angie. Okay, watch. Ay, wag niyo po kalilimutan i-share ang ating pong live streaming na ito para po marami ang maabot ng salita ng Diyos. Start na po nating share and invite friends and loved ones. At wag din pong kalilimutan mag-comment ng inyong pong mga pasasalamat at gayon din po ng inyong prayer request. Narito po ang ating mga staff dito po sa studio para po magmingkuran po kayo sa pagitan ng inyong mga kahilingan sa panalangin. So ano pang hinihintay natin? Just invite your friends and loved ones, yes, sa magitan po ng ating pong live streaming. Harvest na tayo sa kanila para bigyan sila ng hope, love, and peace from the Lord. Okay. Amen. Thank you so much. Laura Alcantara is watching. God bless you,
Sabi mo na, nakausap mo na. Nasabi na. Oh yes, three times. Okay. Okay, ito. Basahin mo ito. Sino ito? Oh, watching our friend, your friend. Professor Raquel Pitapalya is watching. Wow. Hello, Ma'am Raquel. Happy birthday kay Tatay in heaven. Birthday po ng kanyang si Professor Raquel Tapalya. Okay. Regards and extending to your family, to your Mama Bear. Okay. At siyempre sa mga kapatid. Sa mga kapatid mo. Thank you so much. And wow. Again, si Teacher Wedeline Palerlimboy, God bless you, my co-teacher sa senior high school. Wow, thank you. Okay, King Zed. Anto, si King Zed. Okay, si King. Si King Zed is watching. God bless you, King Zed. Yeah. From saan lugar? Ah, ito, si Apolonia Aton Munez. At grabe, watching from Kidapawan City. Sir Jim Gostello, thank you so much, sir. Okay, si Reverend Bishop Jim Gostello. Thank you so much po, sir. God bless you, Bishop. Thank you for watching. Napadaan. God bless you. Andres Dean is watching. Thank you, God. Ligaya Terrible from Tanawan City. Elizabeth Salamat is watching. Wow. Thank you so much for watching, Ma'am Elizabeth. Okay. Amen po. God bless. Blessed po, tatay and family. Oh, grabe. Okay, mayroon na tayo mula sa Ireland, sa dako ng Abu Dhabi. And then happy birthday sa ating anak kay Lerma Landicho ng China. Wow, God bless you. Ingat ka dyan, anak. Happy birthday. God bless you. At na-receive ko yung iyong tanim. God bless you. Sa iyong tanim. God bless you. Nagtanim na siya kagabi. Paano ba naman hindi aani? Oo. Ay nagtatanim. Palagi nagtatanim yung batang yan. Okay, sa China. Okay. God bless you. Bless you po. Susan Matining ng Oriental Mindoro. God bless you. O na, andito na rin po si Ma'am Minda Reyes. Thanks po, Pastor Nilo Penaranda and family. Thank you very much, Teacher Minda Reyes ng Malbar, Batangas City. God bless you. Thank you so much for watching. Okay, si Professor Raquel Tapalya. Glory to God. Thank you so much, my Lord, for you bless us more than enough. Wow. At sabi pa rin niya, thank you, Lord, for the wonderful life you gave to my tatay nung nabubuhay pa siya. Thank praise you. God. Okay, si Milindres Lin ng Lukman Quezon. Anak, God bless you and belated happy birthday kahapon. Okay. At si Riza Nunez Bernal is watching. Blessed Friday po, tatay and family. God bless po, May Melindres Ling. Daniel Bautista. Hello, good afternoon, TJFM family and from tatay pastor. God bless you, Daniel from Quezon City. Ingat, anak. God bless you sa iyong work, Quezon City. Ah, basa mo naman to si Giselle Zaguan. Giselle Zaguan. God bless, ma'am. Ah, mukhang ano. Sudyante mo yata yan. Sudyante. Saguan. Saguan. Okay, God bless you, Giselle. Giselle Saguan. Raquel Tapalya, God bless you, Penaranda family. Thank you very much, Professor Raquel Tapalya. Extending to your family and, you know, sa iyong mga friends at sa lahat ng mga colleagues ng faith. Yes. Okay, thank you very much for watching. Aldrin Austria Canosa, blessed Friday po tatay and family. Si Maribik po. Okay, Maribik, Maribik ng Abu Dhabi. Yeah. Maribik? Maribik. Maribik ng Canosa. San Jose. San Jose. Yeah, Maribik ng San Jose. God bless you, anak. Dandy Gayeta from Lubo, Batangas. Dandy Gayeta. Wow, ang dami na natin mga representation. Grabe. Thank you so much. Maganda doon sa Lubo, di ba? White sand. Oo, white sand doon. Ang ganda. Doon tayo dati. Yan, nandiyan na rin si Ma'am Jules Lee.
Hello. Hello po, ating, Sister Jules Lee, ang ating Philippine diplomat. Ang ating dole. Diplomat natin sa ibang bansa, si Sister Jules Lee. Okay, thank you so much. At ang kanyang magiging assignment ay sa Europe, kaya lang medyo ano pa, no? So dumating pa lang siya ngayon. Okay, diplomat ng Panginoon at ng gobyerno, ng government ng Pilipinas. At nandiyan marami, na rin. Marami siya, Daddy, marami siya napapasaya doon sa mga lugar na kanyang nadidestinuhan. Yes, yung mga depressed, eh, ginagamit talaga siya effectively. Nakakatulong siya sa mga kapwa natin Pilipino pati. Yes, ano, dahil siya ay talagang down to earth, ano, napaka-humble na diplomat. Yes. At hindi po siya yung nandun lang sa office niya. Siya ay napupuntahan ng kahit sinong mga Pilipino at witness tayo sa mga testimony and mga kwento natang mga kababayan natin. No, so siya po ay from North at nagkaroon ng house dito sa South at nagkaroon din ng kanyang family. Salamat. At oops, wait, nandito na rin ang ating London. Okay, London, sa United Kingdom, bagamat naka-lockdown, pero ang pag-iingat ng Lord ay nasa kanya. Si Christy Bituin. Okay, Christy, anak, God bless you. Okay, so mula sa London, meron na tayo. At the same time, sa Ireland, okay, nandyan pa rin at patuloy sila. At nananalangin tayo na patuloy na bigyan sila ng protection ng Lord. Okay. Okay, thank you so much. Minda Reyes, thanks po Pastor Nilo Penaranda and family. Okay. Oh, wonderful life you gave to my tatay nung nabubuhay pa siya. Okay, nabasa na natin to. Yan po. At siyempre, wag po natin kalimutan. Si Jane Umali, nabasa na. Okay. Okay. I-share na po natin ito at mag-react na po tayo. Magkwento na po tayo ng ating mga buhay-buhay. Aldrin Astrea Canosa is watching. God bless you, anak Aldrin. Okay, from Tanawan City. Okay, si Irma Bunaga ng Pasig, tatay, request ko po kagalingan po ng Panginoon mula sa Panginoon sa anak ko na si Leia Bunagan. Masama po ang pakiramdam niya. Salamat po, tatay. God bless you and I pray for you, Leia Bunagan. Okay, pagpipray ka namin mamaya, later. Okay. So, sulat niyo po ang mga prayer request ninyo at meron po tayo ditong taga... sulat ng ating mga okay, isulat na po ninyo, ipadala na po ninyo ang inyong mga kahilingang panalangin upang ating pong dalahin sa paanan ng ating Panginoon. Si Jerlyn Cruz. Jerlyn Cruz, hello. How are you, anak? From Ambulong, Tanawan City. Okay, kumusta? Kay Jericho. Sina Christy. Si Ate Christy. At si Jimmy Cruz. Si Kuya Jimmy. Okay, anak Christy and Kuya Jimmy. Okay. Christine Joy Benila. Benila is watching. Okay. Tintin, God bless you. Yes, thank you so much. So, meron din dito prayer request si Vilma Gayeta, Austria. Lahat po ng inyong mga kahilingan na isulat po ninyo at ipadala po ninyo sa atin pong comment section. At makakaasa po kayo na ipinagpipray po natin yan and witness po kayo na kung paano ay kami po, magamat tapos na po yung programa natin every Wednesday and Friday and Sunday ay nakakatanggap pa rin po kayo ng inyo pong mga response po namin para po sa inyong mga kahilingan. So kung gusto po ninyong magkaroon ng tunay na solusyon sa ating mga problema ay idulog lamang po natin sa ating pong may kapal at yan po ang ating pong inaasahan na tutugunin ng Panginoon sa ating mga pangangailangan. Si Charles Man Lamano Vargas is watching and shout out kay Heidi Austria. Okay. Lina Pilapil Bilus, Lenny Zorara Bilhica. Okay. And Marvick Minaventura Marisol Paterter Comida. Mula kay Teacher Dels Aldesa ng Del Gallego. Sir Didoy Bautista is watching. Hello. God bless you, Sir Didoy. Okay, Sir Didoy Bautista ng Quezon City. God bless you and Bautista family and continue to pray to Bella. Okay, thank you very much. Okay. Blessed Friday daw po, Tatay Pastor. And Pastora Ella. Blessed Friday too. Okay. Thanks watching for watching Janine Baldubido, Wilma Hernandez ng Tagkawayan, Quezon. Okay.
Aha. Yan, okay. Marami po nag-i-invite. Susan Matining, amen po tatay. Maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos na patuloy pong pag-iingat at gabay po sa akin at sa aking pamilya sa kalakasan ng katawan at mga provision po. Maraming salamat po sa sa araw-araw na pagpapala at sa prayer na akin pong kalakasan, kapayapat, kagalakan. May prayer request ko po, patuloy pong protection and guidance po sa amin, Lord. Amen. Thank you po, Lord, and thank you po, tatay and family. God bless you. Mula naman kay Elsa Mindoro, si Elsa, anak Elsa, thank you so much. Kaong ka. Prayer request ko po, tatay, maging normal na po palagi ang blood pressure and sugar ng mag-asawang Joseph and Melape. At kalakasan po ni Kuya Birth, okay, at ni anak na ni Enax. Salamat po. Okay, God bless you and I pray for you. Okay, sa iyong mga kahilingan, mamaya-maya. Okay. Sinusulat lang po ng ating pong mga volunteer staff. Sabay-sabay. Okay. God bless you more and more. Okay, si Pastora Rizel Bunagan Hernandez, keep on watching Janine Baldovino. Musta na? Sabi po ni Pastora Rizel Hernandez. Okay, thank you so much. At marami po pang talagang umaantabay at nararating po ng tinig ng pananampalataya at pag-asa. Maraming salamat sa mga sumusuporta, sa lahat ng mga naniniwala at na nagtitiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng tinig ng pananampalataya at pag-asa, Mami. Sapagkat patuloy tayong nandito at naglilingkod para sa ating mga kababayan. Maging sa ating mga kaagila, katinig, mga kaharvest, katinjepem family, classmate, okay, at mga kamag-anak. Okay, nandyan sila Boy at Aquino ng Nueva Ecija, nandyan si Ate Dori, nandyan si Jojo Recio yun. Okay, nandyan si Ate Dorina, nandyan si Ate Delia, okay, si Ate Denya, okay, si Ate Denya, okay, at Pastrana, okay? Okay, Ate Delia Pastrana ng yan ay kapitan, chairwoman niya ng Manila. At, okay. Si Ate Lucy. Ratio. Okay, so si Kuya Abe. Yes, Peñaranda. Si Ate Rosie. Ate Rosie, Kuya Abe. At the same time, si Ate Denya Villaruel ng London. God bless you. Pinsan buo ko at thank you very much for watching. Lagi. Mga Riveros. Riveros family, okay, thank you so much. Salamat. God bless you not just sa Piñaranda but also the Riveros kung may nakantabay. Salamat po ng marami. And Karandang, because my wife is Karandang, okay? Nandyan din si Ate Cynthia Marquises ng Laurel, Batangas. Thank you so much. Kuya Paul. Okay, Kuya Popong and Kuya Paul. God bless you. And sa lahat ng mga umaantabay, nandyan ang ating Hong Kong sa pamagitan ni anak Odette. Okay, Malilim. Thank you very much for watching. Odette, ingat ka dyan sa Hong Kong. At the same time, as I said, nandyan ang aking pamangkin at ang anak ko, si Tess Peñaranda sa Kuwait. Oh, God bless you. At patuloy na umaantabay. Okay. Okay, basahin natin ito. Start. Okay, ano ba yan? Kaya po ito kay Sir Malu Perez Ginti. Salamat po. Sa Ireland yan. Sa Ireland, ano yan? Salamat po sa inyong walang sawang pananalangin sa aming mga frontliners. Kailangan po namin talaga ng panalangin nyo. Dahil dumadami po ang COVID cases dito sa aming hospital na pinapasukan ko. Purihin ang Diyos sa kanyang walang hanggang proteksyon at gabay para sa atin. Ang Diyos ay tunay na mabuti at tumutugon sa ating mga panalangin. Maraming salamat unay sa Panginoon at pangalawa sa inyo pong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya sapagkat bumubuhos po ang biyaya at pagpapala bagamat po alam po natin ang atake ng kaaway, sakit karamdaman. Hindi po natin ito nakikita pero nararamdaman po ito ng sangkatauhan. Subalit kung tayo po ay mananalig at mananampalataya sa Panginoon, umasa po tayo na may kasagutan ang Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan at sa lahat ng ating mga idinudulog sa Kanya, makakaasa po tayo na tutugon ang ating Panginoon. Kitang-kita na po ng ating mga mata, nararamdaman na po ng ating mga kababayan at maging ng ating individual, maging sino ka man, anuman ang ating kalalagayan, mayaman man o mahirap, nararamdaman po natin ang atake ng kaaway sa pamamagitan po ng kahirapan, sa pamamagitan po ng mas layoff, ng mga karamdaman, nandyan po, no?
ibilang pa po natin ang mga nakakatakot at mga nerbiyos at pangamba at mga takot na nasa ating puso at damdamin. Hindi po maipagkakaila, mga kaibigan at mga kasama, na kapag atin po itong nilalang halaga, ay maaaring tayo po ang tamaan. Nakukuha po ba natin ang ating gustong ipunto sa puntong ito? No po, dahil kapag nagtapang-tapangan po tayo, sa bandang huli, tayo po ang kawawa. Pero tayo po ay hindi nagtatapang-tapangan sapagkat mayroon tayong isang malaking masasandalan. Ito'y walang iba kundi ang ating pananampalataya. Amen. Sa puong may kapal. Yes. Kaya magtiwala tayo sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Ano man ang hirap na dumating sa buong sansinukob, sa buong sanlibutan, ano man ang karamdaman na maranasan ng mga tao, mayroong manggagamot na makapangyarihan Diyos sa ating lahat. Yes. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Basahin natin to, Pastor, si Ligaya Terrible. So thank you, wait, thank you kaya sa padala na liham ni Sister Malu, Sister Malu sa Ireland. Opo, oh, totoo po yan. Frontliner siya kasi nurse siya doon. Siya po ay frontliner sa Ireland. No po, kaya ingatan tayo ng Panginoon. At naging siya, nandyan din po si Christy Bituin. Ingat ka din dyan anak sa London. Dyan po sa United Kingdom. Ingatan kayo ng Panginoon, ang Diyos ang patuloy. Laging magpa-cover sa blood ni Jesus. Yun lamang po ang ating kalakasan. Kapag alam natin na sa tuwi-tuwi na, tuwing umaga, tayo po ay dumudulog sa Kanya, ang covering ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo Jesus ang ating maaasahan. Kaya may pag-asa po talaga. Hindi po pwede sabihin natin na wala na tayong pag-asa. Nananatili ang pag-asa natin. Okay? Wala po tayong magagawa kung tayo po, si Jesus ang ating kapag-asahan. Sapagkat sinasabi po ng Korinto, if I'm not mistaken, kung si Jesus at kung kay Kristo Jesus lamang tayo aasa, tayo na ang pinakakawawa sa lahat, di ba? Pero sabi niya, kung hindi siya nabuhay na magmuli. Kung hindi siya nabuhay na maguli, pero nabuhay na maguli ang Panginoon. Amen. Kaya may pag-asa tayo. May pag-asa tayo. Kaya may blessed hope po eh. Kaya ang isinisigaw po ng programang Tinig ng Pananampalataya sa inyong lahat ay may pag-asa. Manampalataya ka at may pag-asa. Amen. Sa buhay na ito, marami po ang may pera, pero tandaan po natin, lumilipas yan. Pero manampalataya ka sa Diyos, may pag-asa ka. Sapagkat ang tunay na Diyos, mayroon pong tunay na buhay na walang hanggan. Parang laging kinu-quote, ano? Habang may buhay, may pag-asa. Yes. Buhay ka pa eh, buhay pa tayo, may pag-asa pa tayo. Habang may buhay, may pag-asa. Opo, naririnig po natin parati yan, mga kasama. Sabi po ni Sir Ligaya Terrible, salamat po sa Lord sa proteksyon sa aking pamilya, sa kalakasang binibigay niya sa akin. Okay, thank you. At the same time, hindi lamang po basta kayo nagpapadala ng mga message. Alam ng Panginoon din ang inyong mga puso. Alam din ng Lord ang ating mga damdamin kung tayo po ay sincere sa ating ginagawa. Alam naman ng Lord yun eh. Ito pong programang ito ay hindi lamang basta nag-i-empowered, pero gusto po ng Panginoon na makita sa atin yung commitment na natin sa Kanya. Ano po? Kasi really committed si Lord sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Ang tanong, ikaw ba'y tunay na committed din sa Kanya? Totoo po yun. Hindi po, the other side of the coin, no? Marami po, hindi lamang basta tayo naghahasik ng mayroong Diyos. Pero ano ang in return, si Lord po ay nagki-claim at umaasa din sa iyo. Umaasa din sa atin na tayo po ay hahawak sa Kanya, susunod sa Kanyang mga salita at sa Kanyang mga kalooban. Ano po? Umaasa din ang Panginoon sa atin. Kung umaasa ka sa Panginoon dahil may pananampalataya ka, umaasa din ang Diyos sa iyo na magkukumit ka sa Kanya. Ang buhay natin, ang material natin, ibibigay natin sa Kanya. Okay? So, yun po yun, mga kasama. Kasi mahirap po yung one-sided lang tayo. There is other side of the coin. Mayroon pong another side dyan eh. Kasi yung iba panay, pahingin noon. Pero yung buhay niya, ayaw niyang ibigay kay Lord. Medyo questionable po yan, mga kasama. Kaya medyo susundutin ko lamang po ng kaunti kayo dahil para mas maunawaan po natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin.
Okay. So maraming maraming salamat once again sa mga nabati po natin. Nandyan po sang ayon dito sa aking harapan. Nandyan ang aking anak na si Pastor Al sa Dako ng Bicol. Sumunod ay si Ate Nilda, Pastora Nilda ng San Antonio Village, Makati. Sumunod ay si, sino ba ito? Okay. Shalom, pakiano nga. Sino ba yung sumunod? Okay. Ate Lizelle, no, Ate Nilda yan, sumunod kay anak Al. Tapos do, yan yung picture, Okay. Sino yan? Okay. At Ate Pet, ayan si Ate Pet, oo. Wow, si anak Pet. At pagkatapos, Ate Lizelle, o si Lizelle anak Lizelle. And then si Lila, okay. Si Pastor Chin, anak Pastor Chin. Si Pastor Benny. And then pagkatapos, anak Lorna, Pastora Lorna. At sumunod ay si anak Admin Lilay. And then sumunod ay si Eddie Hernandez, anak Eddie ng Tagkawayan, Quezon. Okay, so yun po mga kasama. And then marami pa po yung nandoon sa mga sumunod. Okay? Okay, thank you so much. Maraming maraming salamat sa inyo na walang humpay, walang pagsawa na sumusubaybay, na hindi lamang sumusubaybay, kundi ang puso po ninyo ay isinasama natin sa gawain ng Panginoon. Sapagkat imposible pong magkaroon tayo ng kasagutan mula sa Diyos kung ang puso natin ay malayo sa Kanya. Go. Okay. Mary Joy Gazo, amen po tatay. Kaya nagpapasalamat po ko kay Lord sa lahat ng mga biyaya at paggabay niya po sa amin. Thank you po kay Lord. Okay. And si Charina Oliva is watching. Charina Oliva. Si... Ayan, so marami silang pasasalamat dito. Rose Riblesa Bakay, God bless you. Ayan. So sino pa po? Si Ligaya Terrible. Kanina pa. Jan Jericho Kabangkla. Jan Jericho. Okay, Jericho anak, God bless you ng Inay Ay family, San Antonio Village. Jericho, God bless you. I always praying for your step pa ang iyong father-in-law. Father-in-law, yeah. Ay, Ate Nilda, meron siya ditong Thanksgiving. Ate Nilda, okay, go ahead. Salamat po, answered prayer po. Wow. Kami pinabayaan ng Lord at ng Holy Spirit. Dahil natapos na po ang renewal ng aming pong business permit. Thank you. Wow! Good! Nice! Na-renew na ang business permit. Okay. Ng NII Enterprises based sa... Wow! May testimony pala dito si Jericho. San Antonio Bill. Ah, may testimony. Oo, sabi ni Jericho Kabangkla. Jericho from San Antonio Village. Jericho, anak, God bless you. Miss you na. Sabi po niya, good day, Tatay Pastor. Thank you po sa prayer para sa father-in-law ko. Wow. Nagising na po, Tatay, at maayos ng kanyang lagay. Mm-hmm. Basta claim lang natin lahat ng prayers natin ay mangyayari. I believe in community prayer. Thanks be to God and give all praises. Thank you, Tatay. Wow. Ano naman, ano, praise na God. Nung Wednesday kasi, nasa ICU yan. Naka-ICU, wala talagang ano. Pero ngayon, nagising na. Walang ka-ano. Purihin ang Panginoon. Okay, nag-pi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 p
is power and prayer. May kapangyarihan ng panalangin. So, okay. Hindi pa. Wala naman po kay Mary Joy Gaso. Amen po, tatay. Kaya napapasalamat po ako kay Lord sa lahat ng mga biyaya at paggabay niya po sa amin. Thank you po, Lord. Yes, thank you very much, Mary Joy, anak. Okay, yung pong mga matatagal ng TJFM family, alam nyo na yung ibig kong sabihin. Kasi just your faith, ano, belongs to the Lord. Ang inyong pagtitiwala, ang ating pagtitiwala, nakalagay din sa Kanya. So dapat ibigay natin kay Lord ang ating buong buhay. Buong makakaya, buong kalakasan, at maging ang ating mga resources, ibigay natin kay Lord para magkaroon tayo ng great harvest. Ano po? So hindi pwede dito babatiin lang tayo, babatiin lang natin sila, whatever, matagal ka na, tapos no. Kinakailangan po natin na mag-response sa panawagan ng Panginoon. Amen. Yes. Okay. Hey, ito pa. Si kaklasmate mo yata ito.
Okay, sino yan? Si Ofelia Taboso Fidelino. Okay. Hashtag Blessed Friday po. Wow. Hashtag. Yes, classmate of Opel. God bless you, ma'am. Frontliner din yan from Calamba City. Ito. Yan. Peñaranda, Ann, Dana. Okay. Ann, Peñaranda, God bless you. Marami na tayong Peñaranda dito. Marami na nagkakapangipangita sa Facebook. Okay. Ano? Oo. Yan po. Yan, wow. May ka-classmate ako dito. Oo, oh, mayroon ka na isahan mo. Sonia Madelo. Yan, San Sonia Madelo, keep on watching. Okay, Ma'am Sonia Madelo, God bless you. Thank you. Okay, mag-invite na po kayo and then i-call ninyo kung sino nandyan and then tatawagin po natin yung mga invited po ninyo, mga kasama, ka-TJFM at mga ka-Agila. Kung sila po ay nag-response, si Joe Almonte, ano, my classmate, nag-i-invite po yan. Oo, nag-i-invite. At saka si Sir Didoy Bautista, nandyan din, nag-i-invite din po yan. And of course, marami pa po ang nag-i-invite. Ano? So mag-invite kayo, mga TJFM family, and then i-shout out po ninyo kung nandyan po sila, kung present po sila. Okay, kung nakarating po sila sa atin pong tipanan tuwing alas 4 ng hapon, ganap every Wednesday and Friday. Okay, and pag Sunday naman po ay 9:30 in the morning. Yeah, this is a prayer and empowerment service natin, TJFM family. And we believe from Luzon, Visayas at Mindanao, Baguio City, Mindoro, Cebu, ano po, Bicol, Quezon, Cavite, Laguna, Batangas area, even in Quezon City and National Capital Region. Okay, Mindanao hanggang Mindanao, nakakarating po tayo. So, ano pa po ang hinihintay natin? Atin po silang invite. No? Huwag nating ipagkait yung pag-asa na ibinibigay ng Lord through faith. Okay, so yon. And then of course, sa ibang bansa, no, lagi po nating na-mention ang ating mga kasama na talagang every day, every night, nakaantabay. No, katulad ng China, Hong Kong, Kuwait, sa Qatar, sa Dubai, sa dako po ng Ireland, sa dako ng Italy, sa dako po ng London, at sa dako po ng South Korea. Nandyan po ang ating mga kasama sa pamamagitan po ng nami-mention natin parati sila. Okay, go ahead. O yan, meron tayong bagot yata ito. Si Ana Fernandez de la Cruz. Amen po, tatay. Oo. Ako nakakatuwa no, kahit mga bago talagang... Tatay na tawa. Tatay na talaga. Gusto talaga nilang makakonect sa family ng TJFM at ng tinig ng pananampalataya at pag-asa. Unahan dito rin yung ating anak na from Masbate na ngayon ay... nasa Manila na, si Annabel Albara si Ayo. Annabel, God bless you. Pastora Annabel. Pastora Annabel. Nasa ano na yata ito? Nasa Quezon City ka na ba? Or Caloocan? Something like that. Okay? Pero from Masbate ito. College pa lamang siya noon. Nakuha na natin ito kay Lord. Dadala ng isda ang kanyang mother. From Milagros, Masbate. Milagros, ano? Naalala ko. Milagros, Masbate. Talagang liit pa ni... Maliit pa. Siguro malaki na. Ang lalaki na. Mga matatalino ang anak niya ngayon. Scholar ito. Matalino naman din. Matalino. Si Annabel. Ngayon, ewan ko kung may apo na yata yan. Wala pa, mga bata. Pero matalino yung kanyang mga anak. Mga scholars sa UP. UP din yan. UP, UST, PUP, mga scholar. Okay, so from Masbate. No, way back 1989, 1990. Okay. So thank you so much for watching, Pastora and anak ka Annabel Rasi. Ayo. Oo. Sa kanila doon sa dako ng Milagros, ano bang ano yon? Barangay isla yun eh. Hindi isla, tabing dagat. Oo. Grabe. Pero ang sarap doon ng tuyo. Ano? Oo, sarap, masarap. Sariwang. Natin yun dito sa Batangas yung tuyo. Sariwang-sariwa ang hawot. Okay, Milagros. Okay. Si Jamaica de los Santos. Hello, Jam, anak. From Lucena. Magiging doktor din ito. Yes, healed by the blood of Jesus. Healed by the blood. Anak, ingat ka dyan sa Lucena City. God bless you.
Grabe, dami na, no? Ito nakakatuwa to, napaka-active nito, si Charles Lamano Vargas. Ito yung tumulong ng nag-repack noong panahon na kayo ay nagkaroon, nang tayo ay nagkaroon ng operation. Relief and goods. Nung Taal Volcano. Okay, nung nagkaroon ng lockdown. Okay, sino ang pangalan niyan? Si Charles Lamano Vargas. Okay, si Charles Lamano. Okay, God bless you na. At siya pa ang nag-i-invite kay Heidi Austria. Baliktad, baliktad. Okay, ma-active ngayon si Charles, ha? Okay. Oo, mas active kaysa kay ano. Si Heidi, nasaan ka na? Heidi, nasaan ka na? Oo, wow naman. Okay, Heidi Austria. Okay, ini-invite ka ng iyong sweetheart. Mag-invite pa po kayo. Yan, Ate Ligaya Terrible, mag-invite po kayo. At pag sineshare niyo po yung nasa Tinig page, ay mag-tag friends po kayo. Yes, oo. Pag po namin nakikita doon sa, ayun pong mga nagsishare po sa Tinig page, nakikita ko po na ano, nakikita namin na hindi kayo nagtatag ng friends, sarili lang. So magtag po kayo ng friends pag nag-invite po kayo para sila din po ay yung mga friends nila makakakita doon sa invitation. Kasi hindi naman to para sa atin lang, para sa lahat ito. Kaya dapat po ay maimbitahan din natin sila sa pamamagitan po ng ganong pamamaraan. At isulat natin, i-type natin sa comment section ng ating mga Thanksgiving and prayer request. Mag-react na rin po kayo at magkaroon po kayo ng reaction at ipadala lamang po ninyo sa ating comment section. Tinig ng Pananampalataya dito po sa atin pong ugnayan, Nilo Penaranda, ang inyong lingkod. Yes. Kasama rin pa rin po natin ang aking pong YP, Pastora Ella Penaranda, at the same time si Director Shalom Penaranda and Ati Sel Arcibuche and Ati Cherry at Villanueva, at the same time si Ati Shama. Okay, thank you so much for your, sa ating pakikipagkaisa at pagsama sa ating pong programa, sa ating gawain. Okay, involved not just sa manood, kundi mag-involve po tayo. Enjoy natin ang ating pong nalalabi pang mga panahon at oras. Okay, I hope and I pray na enjoy po kayo dyan at na-feel ninyo the presence of our Lord through these songs. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Sing and shout the victory. Onward to the prize before us. Soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open. We shall tread the streets of gold. Hawak pakiramdam through watching and listening to your healings. God bless you, Sister Minda Reyes from Malvar, Batangas. God bless you, Minda. God bless you. And I'll continue to open your hearts before the Lord, and I believe that God will deliver you, that God is greater than any circumstances, any evil works sa inyong pamilya and even your house. In Jesus' name. There is power in the name of Jesus. Yes. Pag na-feel mo yung negative, rebuke it in the name of Jesus. Oh, nandito si Ate Rosie Penaranda. God bless you po, Ate Rosie. Hello, Ate Rosie. Penaranda. Ate Rosie, God bless. Nasa Marinduque pa sila ngayon. Dito. Extending kay Kuya Abe, Ate Rose. Ate Rosie. Kayo. Invite po kayo. Standing on the promises of God. Pastor Apin, Ilapan, and Sister Dingling, ingat kayo. God bless. Si Ate Rosie, si Ate Denya Villaruel, lagi yang nakasubaybay, lagi yang umaano. Si Ate Denya is from London, no? Pero siya, ang promise namin niya ay sa Agdangan, Quezon. No, pero from Marinduque, oo. Kaya Ate, ano yan? Kay Tia Chiding. Kaya Tia Chiding. Kaya pinsang buo ko si Ate Denya. Oo, nakarating ako doon sa Agdangan, kina Tia Chiding. At
Tio. Sa Tornino. Tornino. Okay. Siya, kuya, si Cho. Isang linggo tayo doon, ano? Isang linggo tayo. In fact, sila po yung nag-antabay sa amin. Sila po yung gumalaw sa amin para kami po ay mag-isang dibdib. Ano, kami po ay ikasal. Sila po yung nagmatanda. At nung namulungan ay si Chachading at saka si Tito Chuch. Sa Tornino, Tornino. Ang pumunta dito sa Batangas. Okay. So, ayan po, ang dami pa po dito mga imbitasyon. Maraming salamat po once again sa ating lahat sapagkat alam ko na very pure na pure yung nakaantabay. Ano? Ano, para sa inyo naman po kasi ito talaga kahit yung taga-ibang bansa. Ano, ano, listen carefully. Nasa sa inyo po ito, TJFM family. Ano, sa atin lahat ito. Ano, kaya naalala ko po hindi para lang ito, magpasiklab. Wala po tayong pinasisiklaban dito kundi gusto natin na maipahayag ang kabutihan ng Diyos sa ating lahat. Okay? Kaya nagkakaroon po tayo ng invitation and once again, happy birthday kay Lerma Landicho sa aking anak sa China. No, grabe. At belated happy birthday kay Mimi Landres, Lynn. Kahapon nagdaos ng kanyang karawan. Okay? At the same time, ay ipinagpipray din natin si Bella Bautista ng Quezon City. Charia Bella Bautista. Yes, from Singapore sila pero nag-ano sila sa settle sila kasi medyo napakalaki ng expenses sa Singapore. So dito po ay pag-pray natin na patuloy na yung healing power ni Lord ang dumaloy kay Bella. Very versatile ang batang ito. Oo, sa Quezon City. At the same time, answered prayer na tayo na settle na po yung business permit ng INII sa San Antonio Village. God is good. God is good. Ayos na po kay Ate Nilda, Pastora Nilda. God bless you. Salamat. At kita mo, walang sawang pagtatanim din ang ginagawa ng taong ito. Hindi ito nagsasawa na magtanim. Hindi naman sila sabihan, ano? Oo. Magbibigay ng kanilang mga tithes na tanim and then may first fruit pa ito na ginagawa. Kaya tinan mo yung favor ng Diyos sa kanila. Ano? God bless you. Tandaan nyo, without any murmuring, without any complaining, galing sa puso, sell by the blood of Jesus. Hindi mo na kailangan verbal o di kaya yung tinatawag na physical appearance, ano? No, yung faith mo lang sapat na sabi, tuloy na alaala ko yung... Saka ano, kailangan talaga mabati ang mabuti. Oo. Hindi naman para pasikatan, kundi... Yung mabuti. Talagang, sabi nga doon sa 702 DZAS, di ba, mabanggit ko lang, dahil yun naman ay Christian Station. Sabi nga ay mabati ang mabuti. Oo, yung mabuti po, binabati po na ay tumabuti ito, maganda. Yun namang pangit, yun may para magising tayo sa katotohanan para at least, ay sabi niya, naalala ko tuloy yung isang programa sa commercial station, sa radio station. Sabi, hoy! Gising! Hoy! Gising! Ano ba yung verse sa Bible na gumising ka, ikaw na natutulog sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo? Yes, oo. Talagang nangliliglig at nanggigising talaga si Lord. Paano ka ha-harvest? Hindi ka naman nagtatanim. Eh, this year is Great Harvest. Great Harvest, the year of Great Harvest. Anong iyong i-harvest kung ka wala ka? Hindi ka naman nagtatanim. So, mahirap po yun. At saka, tinuro naman ni Pastor na ang pagtatanim ay hindi lamang sa financial na bagay. Kasi, ang niisip natin, ang pagtatanim palaging ganito. Ito lagi nasa isip natin. Maraming mga pagkakataon, napakaliit na bahagi lamang po ang financial na pagtatanim. Mahalagang mahalaga po yung ating buhay at ang ating dedikasyon sa Diyos. Dedication, yung prayer mo, yung oras mo, no? Bahagi na lamang po yung financial mo. Susunod na lang yun eh, kapag buhay mo talaga ang ibinigay. Susunod na lang po yun, no question po. Wala nang tanong-tanong po kapag ang buhay mo ibinigay mo na kay Lord. Yes. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pera. Yes. Yep. Tandaan po natin yan. Kaya kapag ibinigay natin ang buhay natin sa Diyos, no questioning, no? Pagdating sa pera, wala pong tanong. Sapagkat ang buhay natin ay higit na mas importante
mas mahalaga kaysa sa pera. Yes. Tandaan po natin yan. Kaya naalala ko yung sinabi kanina, nagtitreadmill ako no, sa gym. Sabi nung coach, sabi niya, sir, sabi sa akin, alam mo, napupuna ko lamang, iwan ko lang, sabi niya. Yung ikang mga COVID-19, karamihan ang tinatamaan, mayayaman. No, walang tinatama ang mga mangyan. Walang tinatama ang mga nasa tribo. Walang tinatama ang mga mahihirap. Walang tinatama ang mga nasa anong tawag dito, yung mga taong grasa. Yung mga namamalimos. Karamihan ang nababalitang namamatay yung mayayaman. No. Bakit? Okay. So kami nagkaroon ng brainstorming. Bakit? Kasi nga kahit hindi COVID-19, iko-COVID-19 ang sakit. Ganun po ang nangyayari. Kaya karamihan mayayaman, ibig sabihin, yung pera mo, walang saysay ka. Pag namatay ka ay COVID-19, sasaksakan ka na hanggang sa hanggang mawala ka na sa mundong ito. Yun po ang nangyayari. Yun po ang kaganapan. Kaya ang daming natatakot ngayon, mga kasama, mga kaibigan. Pero ito po, hindi po dala namin ay takot sa inyo. Ang dala namin sa inyo ay pag-asa. No, pag-asa sa Panginoon na siya ang dakilang manggagamot. Tandaan po natin yun. Yung COVID, alam po natin, mag-iingat po tayo, pero higit sa lahat, sa Diyos tayo umasa. At mahalaga rin na tayo ay sumunod sa protocol tungkol sa ating kaligtasan din. At the same time, makikita natin yung pag-iingat nga. Pag-iingat. Kasi bahagi ng protocol yung pag-iingat natin. Yes. Kaya, yun po. Kasi minsan, paano naman ika? Babalansihin natin. Paano kami? Kami nasa kwarto lang, kami nasa bahay lang. Paano kami kakain kung kami ay ila-lockdown? Mamamatay. Kaya marami mamamatay hindi sa COVID kundi sa gutom. Marami mamamatay ika sa gutom, hindi sa COVID. Kami ngayon required kami na bukod sa face mask, dapat kami naka-face shield din. Sa loob at labas man ng office namin kinaroroon. Kaya ito pong ating programa, tama yun. Required yan sa mga opisina. Kasi makikita mo naman kahit sa balita, documented naman ito . Sabi nga nung mga nurse, mga association ng mga nurse dito sa Pilipinas paano naman ika kami? Hindi kami mamili kami naman ay mga tao din lang. Kami ay pwede rin kaming paano naman yung aming kalusugan kung kami ay basta na lamang kung walang nang kaming tanong-tanong. Hindi ganun. Dito po sa tinig ng pananampalataya at pag-asa, malaya po kayong magtanong. Malaya po kayong magbukas ng inyong saloobin. No po, hindi po namin kayo, bawal dito, bawal. Wala po kaming ibinigay sa inyo kahit anong klase na bawal, bawal. Dito po, pwede po kayong magtanong, pwede po kayong magpahayag ng inyong saloobin. Pwede po kayong magpahayag ng inyong pong mga tinatawag na damdamin sa amin o sa ibang tao o sa gobyerno o di kaya po sa inyong mahal sa buhay o sa inyong kakilala, ito man po ay positive or negative, ini-entertain po natin yan, mga kasama. Kaya huwag po kayo magkatubili sapagkat tayo po ay nasa malayang kaisipan at binigyan tayo ng Panginoon ng tinatawag na freedom of speech, freedom of expression. Mayroon tayong freedom to choose. Tayo ay free moral being. Free moral being po tayo, mga kasama. Kaya hindi pwedeng gawin tayong robot ng kahit sino. Kaya nag-i-implement man tayo ng Word of God, no, ng salita ng pangako niya, ito po ay based sa salita niya, sa kanyang word, na dapat nating pag-aralang mabuti kung tama. Yes. Oo. Katulad ng nasabi, saan pa tayo nagtapos? Doon kay Ate Nilda, kay Pastora Nilda, normal na mag-bless. At tinan mo, yung kanyang tao na pinagkakatiwalaan sa opisina, si Biel, ang galing-galing din yan. Si anak Biel, sumunod. Tinan mo, yung kanyang anak ni Biel, pinagpala ng Panginoon, nakapasa sa Napolcom. Siya ay policeman na, PNP, BAP na yata, PNP. Kita mo, kaya tuloy-tuloy po. Kaya umiiyak siya noon. No? Sabi niya, tatay, answered prayer po tayo, nakapasa sa Napolcom at the same time, okay na po ang aking panganay na anak. Glory to God. No?
Yung si Jericho, tingnan mo si Jericho, pinagkakatiwalaan din yan. Grabe din yan, ano? Kung makahalik sa kamay ng Panginoon yan, talagang grabe, nagigitara yan. No? Hinahatid pa niya ako sa gate. No? Talagang yan si Jericho, kasama si Obed. Kaya na doon niya. Oo. Ay, tingnan mo. Namin, tatay. Tingnan mo yung galaw niya, no? Yung kanyang, mahal niya yung kanyang father-in-law. Oo. Eh, nung isang araw, pinare-request niya lang. Ngayon, nagising na. Oh, nasa ICU, purihin ang Diyos. Oh, palakpakan natin. Sa Diyos ang papuri. Yan ang mga tinatawag na praise testimony. Oh, praise report. Ika nga, si Ate Nilda, ano nangyari? Anong balita? Anong sabi ni Ate Nilda ngayon? Ayos na. Oh, ayos na, alin? Ang permit nila. Yung kanilang permit, nakapag-renew na ng permit sila. Oh, okay na. Oh, kita mo? Oh. So, ang Diyos po ay tumutugon, mga kasama. At parang itong year na to, manganganak na manganganak ang business nila, no? Oo, kasi great harvest. Tandaan nyo, great harvest for this year 2021, okay? Ganun din ang Bicol, grabe. Si Pastor Al, no? Ano, si Lilay, ang ganda ng kanilang mga testimony. No? Salamat, ano. TJFM, makinig po kayo. Kaya hindi po, eh, dapat hindi po natin inilalayo. Kaya nga sabi ko, huwag na kayong magsalita ng mga negatibo. Positibo lang ibigay natin sa taong 2021. No? At ibigay natin sa Panginoon ang lubos-lubos ang buhay natin. At lalo pa magsalipay. Oo. Kasi mahirap kasi yung harvester ka tapos tamad ka. Kakunti lang maaani mo. At kung oras na ng anihan at hindi ka naman dyan babangon ng maaga, sabi nga ng tinuro doon sa Real Talk, Real Talk, na sinabi ni Ate Shama, ano sabi, mabubulok ang iyong tanim, ang iyong bunga. Oras na ng tanim, pinabayaan mo, di kinakakainin lang yun ng mga ibon. Kaya dapat tayo ay, dahil year of harvest, lalong magsumiksi, lalong sumipag. Ano, mga mag-aani. Real Talk is every Thursday, 7 o'clock in the evening, headed by Ate Shama, Dr. Shama Penaranda, Ate Shalom, Ate Sel, Ate Kay, Ate Angge, and Jam Jam, and Ate mga Aldrin and Arvin. Okay, and nandyan si Engineer Heidi, at sumasama pa ba si Teacher Maricel, Marlene? Okay. Okay. So, ganun po, mga kasama. God bless you po, Ate Remy Miranda Temblige. Ng Dolores Quezon. At thank si Dr. Vicky Bukad Burgos ay watching din po. Hello, Dr. Vicky Burgos. Thank you so much for watching. Classmate Raline Pamplona ng United States. Hindi ko lang ano kung sasabi. Okay, sa Amerika. Ito, kaya classmate. Best friend ko to. No, kaibigan ko to, si Raline. Hello, Ma'am Raline. Ang aking kaibigan nung high school. I love you. Miss you, Raline. Inay din ang tawag niya kay Inay. Have you been to... Ah, talaga. Raline, ingat ka palagi. Lagi ka namin sinasama sa prayer. Raline, Pamplona. God bless you. Okay. At Olin Imperial Liwanag. Yan. Si Olin Imperial Liwanag is watching. God bless you po. So, nag-testimony na yung Ireland natin, ano? Oh. Tapos ang ating London. Okay? Okay, bumasa tayo ng ilan lamang pong mga reflection and testimony. Good day po, katatapos lang po ang devotion. Ano man po ang aking maranasan sa mga pagsubok sa aking buhay, ay patuloy pa rin pong pupurihin ng Diyos kahit naantala ang mga pagpapala, dahil ang Diyos ang siyang natutulong sa akin. At tiyak ang aking mga plano, kung sa Diyos lang ako magtitiwala, aasa, lubos. Salamat po, Tatay, sa talata na lagi nagbibigay sa akin. Okay? Ng pag-asa na patuloy lang akong magpuri sa Kanya anuman ang aking pagdaanan. Salamat po, Tatay. Mula kay Al Hernandez. Mula naman kay Maricel Arcibuche, pinagpalang araw po, Tatay and family. Salamat po sa devotion word ngayon. Salamat po sa patuloy na paghahayag ng Kanyang umapaw ng pangako, pagpapala sa mga anak niya at kung papaano ko ito ma-receive. Tunay po masarap magbulay-bulay ang kanyang mga pangako. Dapat po ako'y patuloy na sumunod sa kanyang mga salita at sa under shepherd na ibinigay sa akin. Okay. At kayo po yung tatay upang totally matanggap ko ang mga pangakong ito. Salamat po sa patuloy na panalangin at pagtuturo. To God be the glory.
Okay. Amen. Mula naman kay Cherry. Cherry Beniventura, salamat po, Lord, sa buhay. Mo tatay, dapat po akong sumunod at magtiwala sa inyo dahil kayo'y unang nagmahal at nagmalasakit sa buhay namin. Dahil sa TJFM family ay nakilala ko si Lord. Napakabuti niya sa buhay ko. Lubos po ako nagpapasalamat sa Lord at sa buong buo pong pamilya. Ang lahat ng papuri at pagluwalhati ay sa Diyos na buhay. All glory to God po. Amen. Okay, mula naman kay Crispin Ilapan. Okay, maraming salamat po sa talata, tatay, kapag patuloy akong sunusunod. Ang kalooban ng Diyos ay pagliliwanagin niya ang aking kaisipan at ang aking daraanan. Gaano man ito kadilim, patuloy itong magiging maliwanag dahil siya ang aking tanglaw. Kaya nais kong lagi mapuspos ng Banal Espiritu. Gaano kahirap ang aking maranasan, di ko mararamdaman sapagkat ang Diyos ay nakasama ko. Susan? Okay. Lakay, Sir Susan. Amen po, tatay. Maraming salamat po sa magandang mensahe po ngayong umaga na ibinahagi mo po sa amin mula sa ating Panginoon Diyos. Marapat lamang po na ating papurihan at pasalamatan ang Panginoon. Salamat po dahil sa kanyang kagalingan ay pinagkaloob po sa bawat isa sa atin. Ayun. At lalo pa po akong magiging mainit sa paglilingkod at siya ang magiging sentro ng aking isipan. Wow! Yan, sabi naman po ni Pastora Benny Arcibuche. Yan po, ang sabi niya, palagi po niya pinapasalamatan sa araw-araw ang presensya ng Panginoon sa kanyang buhay at ang laging pagpapaalala ni Tatay Pastor na nagpapalakas palagi sa kanya. Yes. Yan. At mula naman po kay Pastor King, yan yung pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon ang palagi niyang niya sinasampalatayanan. Ganyan din ang pagme-mentor po ni Tatay Pastor sa kanya upang makasunod ng matapat at karapat-dapat sa Panginoon. Mula naman po kay Rosemary, tinuturuan siyang patuloy na magpakumbaba at patuloy din naman habang nagpapakumbaba ay pinagpapala ang kanyang buong aspeto ng kanyang buhay. Yan. Kaya atipit naman po ang yung patuloy na pananatili sa presensya ng Panginoon at patuloy na magpapasakop sa kanyang under-shepherd na si Tatay Pastor. Yan. Mula po kay Sharon, yan po ang banal na espiritu na patuloy na gagabay at magtuturo sa kanya sa pamamagitan ng kanyang Tatay Pastor. Yan po. At mula naman po ito kay... Ano rito galing? Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Walang pangalan. Praising my blessed day po, Tatay. Okay, blessed day po, Tatay Pastor. Session na po at medyo late na po ako ng reflection. Ay, si ano yan? Pastora Lorna. Yan, Mr. Lorna. Pastora Lorna de los Santos. Napakadakila ng faith ng babaeng ito na ginamit po sa talata. Sabi po niya, mahipo lang. Ang laylayan ng damit ng Panginoon ay gagaling na siya. So, kagaya din na naganap sa kanya, talaga naranasan niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Ano? Yung himala ng kagalingan na pinagkaloob sa kanya. Ano? Kaya po, all glory to God. Patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Sister Telma Indaya, patuloy na ang kabalisahan ay aalisin ng Panginoon at ang pananalig na siya magsusupply ng lahat ng pangangailangan sa buhay. Lerma, Landicho. Landicho, good evening po, tatay. Ang patuloy na nagliliwanag ang salita ng Diyos sa kanyang buhay at kanyang tinatanggap ang patuloy na pag-uumapoy sa pananampalataya at ang pagiging harvester ngayong 2021. Wow! Thank you so much, Lerma, anak ng China. Yan, si Marivic Benaventura ng Abu Dhabi. Mananatiling mainit na maglilingkod sa Panginoon at palaging magliliwanag sa patnubay ng banal na espiritu upang maranasan niya ang tunay na pagpapala na galing sa buhay na Diyos. Wow. Yan po ang kanilang mga at galing Glenda. Naman kay Glenda Israel. Israel. Glenda Pimentel ng Israel. Yan. Sabi po niya, ay good morning po tatay. Salamat po lagi tatay sa walang sawang pagsishare ng Word of God. At ang pagpray po lagi sa family and employer po at protection. God bless you po. Grabe, no?
Kasi lagi po natin sinasama sila, yung mga employer nila, yung kanila pong mga family. Kaaliwan po nila, Donna Bunagan ng Pasig. Yan, blessed afternoon po, Tatay. Maraming salamat po sa lahat ng panalangin sa araw-araw kasama ng mga mahal ko sa buhay. Po. Kay Pastora Giselle, siya po ang palaging pag-asa at kaligtasan. At kaya po, lagi kong isinisiksik ang aking sarili. Wow. At sa Lord, at maging sa iyo po, Tatay, para po lalo pa pong madagdagan ang aking pananampalataya at kaalaman sa kanyang mga salita. Salamat po sa pag-guide, Tatay. Wow. Okay na po. Kay Jamaica De Los Santos, yan, sabi po niya, tunay po na kung wala ang Diyos sa buhay ko ay hindi at hindi yung will ng Diyos ang sinusunod ko. Walang kwenta lahat ng ginagawa ko. Iba po ang buhay pag may Diyos na kasama. Iba po ang pag-asa at galak pag may Diyos na pinagtitiwalaan. Wow. Purihin po ang Panginoon Diyos. Grabe. Kay Admin Lilay, ang sabi po Lilay niya, Lilay Hernandez, may nukas ng kamsu. Anak. Matatag at mananatili at matapat na pangahawakan ko po ang kanyang mga salita. Tunay po na nahahayag ang kanyang pag-ibig at pag-iingat ng Diyos sa akin. Nakikita ko po at mananatiling tapat sa tulong ng Panginoon. Wow, thank you so much. Kay Connie po, ang sabi po niya, kay Connie Di Castro, patuloy po ninyong mailapit at maidulog sa Panginoong Hesukristo upang hindi mapahamak. Na maraming salamat po, Tatay. Wow. Okay. Ang kanila pong mga reflections sa ipinadalang daily devotional verses. Ilan lamang pong mga reflection at saka po mga kwento ng buhay at pagpapasalamat at pag-acknowledge sa ginagawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng panalangin. So there is answered prayer po tayo, and expect a miracle working power into our life, and we believe the power of the Holy Spirit, not by might nor by power but by the Spirit of the Lord. So always remember, not me but God, not Brother Nilo but Jesus, only the Lord Jesus. Acts chapter 4 verse 12, there is no other name but the name of Jesus. But the name of Jesus can save us, can save you, can heal you. Tandaan natin yon. Si Lord lamang ang magbibigay ng kagalingan, magsasalba sa atin mula sa karamdaman, mula po sa kahirapan at mula sa pagiging bankrupt. Ang Diyos po ang magbibigay ng solusyon sa ating lahat. Tandaan natin. So magtiwala tayo sa Kanya at tayo po ay Kanyang hindi pababayaan. Amen. Okay. So sa mga oras at sandali pong ito, dadako po tayo matapos po tayo magbatian at magpasalamat sa Panginoon. Dadako po tayo bago po tayo manalangin para sa inyong mga kahilingan. Okay? Atin pong pag-usapan ang atin pong talakayan ngayon. God first in your thinking. Okay? Unahin natin si Lord sa ating pong mga kaisipan. No, sa taong 2021, ano man ang ating kalalagayan, according to the Word of God in 1 Corinthians chapter 2. Okay, gusto ko lang po munang basahin sa inyo ang sinasabi ng banal na kasulatan sa 1 Corinto kabanatang 2 talata ay siyam. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Grabe, salamat Panginoon. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu.
Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng espiritu. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit, hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng espiritu. Verse 16, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ulitin ko po, ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. We have a mind of Christ. In 2021, receive the mind of Christ. Put God first in your thinking. Tandaan po natin yon, mga kasama. In our thinking, sa ating kaisipan. Okay, thank you so much for watching from Taiwan, Singapore, Yanilin. Okay, Yanilin from Singapore. Okay, from how many years na sa pamamagitan ng SOT? SOT. Okay? Bible school na pinasukan. Okay, and then naging missionary sila dito sa Pilipinas. Ano yan? Kinuha natin sila dito. Yanilin, miss you Yanilin. So much. Ma'am Yanilin. Thank you so much for watching. Okay. So, put God first in our thinking, beloved. Think about heavenly things. Because this is the first na makita natin, and for this year 2021, maraming mga kaisipan at pumapasok sa atin. Negative, no? The works of the enemy, the COVID-19, the variant, the famine, wars, no? Earthquakes. Makikita natin 'yon. Volcano eruption. Marami pang iba. The government, the system of this world. Sistema ng mundo, makita natin for the first time what is happening in the government and the, you know, the situation in America. Karoon ng impeachment ang presidente. Can you imagine? Ang dami pang mga nakikita natin, mga negative. Pumunta ka sa television, nandyan po yung pataya na it is not unnatural. It's unnatural. Can you imagine? So ano po yung sumisiksik sa mind natin? This very moment, I would like to share you about put God first in our thinking. According to our verse in 1 Corinthians chapter 2, no po, mapapansin natin, grabe, doon pa lamang sa starting verse na binasa natin, ano sabi niya? Nasusulat, it is written, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. If we really love God, grabe, mayroon na pong inihanda si Lord. God is preparing a gift, a blessing, good life, abundant life, a prosperous life into our lives, into your life. So if you believe, you shall receive it. Tandaan natin yon. That's the reason why according to Colossians chapter 2 verse 2, chapter 3 verse 2, please read, Nami. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Grabe, set your mind. Set your minds and keep them set on what is above, the higher things, not on the things that are on the earth, not the things that are on the earth, because
the things are on the earth is what? It is changeable, temporary, temporal. But the things higher, doon po sa langit, mga kasama, is eternal. Amen. Our peace, joy, happiness, love, harmony, forgiveness, joy, love, hope is eternal. That is the kingdom of God. So, kung isiset natin ang mind natin sa mga bagay na panglangit at hindi sa mga bagay sa panglupa, panalo ka. Winner. Amen. Not a loser for the year 2021. Palakpakan natin si Lord. Amen. Praise the Lord. We are a winner. You are a winner, not a loser for the year 2021. If you believe, you shall receive it. Marami ang mga nagsasabi, papasok pa lamang ang year 2021. Grabe po ang financial breakdown. Economy breakdown. Magkakaroon ng mass layoff. Babalik at uuwi yung mga Filipino workers from sa ibang bansa. Babalik ilang bansa, ilang Pilipino OFW na naka-uwi, almost 300,000 to 400,000 na. At marami pa po ang nagnanais umuwi. And for this year, what happening? Ano po ang mangyayari? Grabe ang mga prediction ng mga economies. Almost 2 to 3 years pa bago makabangon ang ekonomiya natin. Can you imagine? So, ano po ang ating ilalagay sa mind natin? Problema. Depression po ang mangyayari. Mai-stress tayo. Lalo po tayong tatanda. Lalo po tayong mamamatay. Hindi sa problema. Hindi sa COVID, kundi sa pamumroblema. Dahil yun po yung nakalagay sa mind natin. But according to the Word of God, again, sabi po niya, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Tandaan po natin yon, panlangit. So yung pera, yung business, yung negosyo mo, panlupa lang yan. Pero ibigay mo kay Lord yung panlangit. Lord, kapag ibinigay ako, nagbigay ako ng first fruit, nagbigay ako, nagtanim ako sa'yo, grabe. All things, Lord God, mag-harvest ako. Iha-harvest ko yung favor, Panginoon. And God's favor is more than money. Always remember. Palakpakan mo ang Panginoon, mag-rea ka na. Mag-rea ka na po, kasama kapatid. If you really bless this message, please react at magkaroon ka ng reaction. Magtanim ka sa mensahe ng Panginoon. Tandaan po ninyo, for this year 2021, hindi yung lagi kang problema, may pagsubok, ganyan-ganyan. Ayun lagi kasi ang bukang bibig natin eh. Laging bukang bibig natin, mahirap, ganito. Pero ang bukang bibig mo, blessing, kagalakan, kapayapaan, pag-ibig. Bahala na si Lord. Okay na. Lord, thank you so much for the life. Mayroon akong buhay ngayong umaga. Binigyan mo ako ng hininga. Yung mga anak ko, nakakakain pa ng 3 times a day. Lord, salamat po sapagkat kahit papaano, mayroon po kaming kita. Salamat po sa Panginoon. Alam ko na ikaw po ang magpaplano. At your plan sa aming buhay is not to destroy us, not to destroy me, not to bankrupt us, but to build us, to prosper us. Lord, thank you for your plan, a great plan for me, to great plan. You have a great plan for my business na inintrust mo po sa akin. Thank you for the great plan for my family, Lord God, na hindi magkakatrouble-trouble na magkakaroon kami ng pagkakasundo. That is your thinking. Kuhapon ninyo, put God first in our thinking. Sa mind natin po yon. Kaya nga may isang awitin eh, no? Sa isip lamang, ano? Anong awit yon? Sige nga, awitin mo. Oh. Ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-aalinlangan. Ang takot ay nasa isip lamang.
Di po ba? Ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-aalinlangan. Tama na ang takot ay nasa isip lamang. Tandaan po natin yon, beloved. Katinig, TJFM, listen carefully. Ano po? Ilang buwan na tayo dito nasa tinig? Ilang buwan na tayo nasa live streaming? And salamat sa mga feedback ninyo. Salamat sa inyong mga response, sa inyong pong mga comment na very positive. Ngayon pa ba naman tayo aatras? Ngayon pa ba naman tayo susuko? Ngayon pa ba naman tayo 2021, ha? It is a year of great harvest! It's a year of great harvest! Ngayon pa ba? Nagkaroon na ng taal, nagkaroon na ng great, nagkaroon na po ng tinatawag na super typhoon, lindol dito, lindol doon, dinaanan na ang Bicol, dinaanan na isolate na po ang maraming lugar, nagkaroon na ng plus flood, nagkaroon na matinding kahirapan, bankrupt, magkaroon na po ng matindi. Eto na, di po ba? Namatayan na po yung marami nating mga kababayan at maging sa mahal natin sa buhay. Pero hindi ka sumuko. Ngayon ka pa ba susuko? No. Hindi. It is not a time to back out. It's not a time to surrender. It is a time to go forward. Di po ba? Palapakan natin si Lord. Hindi po itong panahon. Manapa, put God first in your thinking, sapagkat ang takot ay nasa isip lamang. Ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-aalinlangan. Tama na, sapagkat ang takot ay nasa isip lamang. Kuha po ba natin? So, set our minds and keep them set on what is above. What is in above? The higher things. Blessing, favor, life, long life, healing, health, joy, happiness, rejoicing, perseverance, patience, long-suffering, hope in Jesus. And not on the things that are on the earth. Huwag po nating isipin ang mga bagay na nasa mundong ito sapagkat lumilipas ang mga bagay dito. Nakakasira ng timpla. Nakakasira ng mood. Nakakawala po ng good vibes. Tama ba? Nakakawala ng good vibes ang mga bagay sa mundong ito. Ano po yan? Sama ng loob, tampo, inggit, selos, materialistic, pagiging makamundo, pleasure, mga pleasures, ano pa, marami pang iba dito na pagkakanya-kanya, galit, samaan ng loob, negatibong isipan, ano pa, yung pubang siraan, yung crab mentality, di po ba? So, think about heavenly things, beloved. That is the message of the Lord. Okay. Sumunod sa Proverbs 23:7. Ano ang sabi ng Proverbs 23:7? Pagkat yaoy maninikit sa iyong lalamunan, aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Okay. Yung kalooban, bukal sa kalooban. We are talking about the think about what you want. Because according to Proverbs 23:7 in King James Translation, as he thinketh in his heart, so is he. Kung anong iniisip mo sa iyong isipan, yun ka. Kung anong iniisip mo, yun ka. Okay? Kaya pag inisip mo na wala ka, according to Proverbs 23:7, pag inisip mo na wala kang magagawa, wala kang nga magagawa. So think about what you want. Okay, isipin mo kung anong gusto mo. Ano bang gusto mo? Mangyayari yon. Kapag si Jesus ang nasa mind mo first. Okay? So think poverty and failure. You will fail. But think success and abundance. You will prosper. Di ba? Palakpakan natin si Lloyd. Mag-isip ka ng kahirapan, kabiguan sa buhay mo, mabibigo ka.
Pag-isip ka ng tagumpay, nasa ganaan, tatagumpay ka. Maniwala ka. Sana maniwala ka. May pag-asa pa. Magbago ka ng isip. Put God first in your thinking. Renewing our mind. Yes, Romans 12, verse 2. Do not conform to this world. Conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yes, by the renewing of our mind. Doon po lamang natin. Yun, that is the key. Kapag ang sistema natin umayos sa mundo, sa prinsipyo ng mundong ito, wala na laban. Tapos na ang laban, talo ka. Hindi ka pa nagsisimulang lumaban. Alam mo na ang talo. Ikaw na. Sapagkat sinet mo mind mo sa sistema, sa standard ng mundo. Huwag nating ilagay ang ating mind sa standard ng mundo. Ilagay natin ang ating kaisipan sa standard ng Diyos, sa standard ng langit. Mataas, high, higher and higher. Because ano ang sabi ng Bible na binasa ko sa inyo kanina? We have a mind of Christ. According to 1 Corinthians chapter 2, sabi niya doon, ay yung mga taong hindi, walang espiritu, wala po, hindi niya naiintindihan. Para sa kanila ito, wala kamangmangan ang mga bagay na ito. Pero thank you Lord, because we have a mind of Christ. We have a mind of Christ. Grabe, di po ba? So take note mga kasama sa mga bagay na ito. Lastly, pagdating sa mind of Christ, put God first in your mind, in your thinking. Joshua chapter 1 verse 8, go. Joshua 1:8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Dili-dilihin mo yun araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Wow, grabe naman. Grabe na to, grabe na to, grabe na to. Grabe na to, oo. Ano po yung una? Paano po natin mailalagay? Maiuuna na ang ating isipan ay si Lord. Number one, think about heavenly things. Mag-isip po tayo ng mga bagay na makalangit, hindi pang lupa. At yung makalangit, inisa-isa ko na po, baka sabihin yung relihiyon na naman, baka sabihin na naman po ninyo at sabi isipin na naman po natin, ay mamamatay na makalangit. Nakakakita na ng mga bituin, nakakakita na ng mga anghel, nakakakita na ng mga kerubin, nakita na ng si Santo Niño, piyesta ng Santo Niño, nakakita na ng mga lumuluhang berhen, ng mga santa, santo, ay mamamatay na. Think about heavenly things. Ang ibig sabihin po nito, mag-isip ka ng mga bagay na makalangit. Ano po yon? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pag-asa, kasaganaan, kagalingan. Ano po? Ano pa? Kalusugan, mahabang buhay, katagumpayan. Alam po ninyo, ang facial expression mo, mangingiti ka. Tatawa ka na ng iisa pero hindi mo ipapahalatang ikaw ay ganon. Hindi ka naman talaga baliw eh. Ikaw ay natutuwa lamang. Ikaw ay, tayo po ay nanggagalak lamang sapagkat ang iniisip natin ay mga makalangit. No, kapag asahan, pag-ibig ng Diyos na sa kabila ng kahirapan ay mayroong tagumpay, sa kabila ng karamdaman ay may kagalingan. That is number one. Think about heavenly things. Number two, think about what you want. Mag-isip ka kung anong gusto mo. Okay, sapagkat kung ano yung iniisip mo, iyon ang mangyayari sa iyo. Mag-isip ka na ikaw ay maluloko. Maluloko ka nga. Pero mag-isip ka na magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka nga. Mag-isip ka na ikaw ay masigla. Masaya ka nga. Maging masigla ka. Mag-isip ka na ikaw ay mahirap, maghihirap ka. Kasi pati mukha mo, hirap. May pera ka na, pero pag inisip mo na, ay wala akong pera. Kahit may pera ka sa wallet mo, pag inisip mo wala kang pera,
Anong iniisip mo? Ano ba ang reaction, ang facial expression ng walang pera? Di po ba laging nakasimangot? Di po ba laging malamlam ang mukha? Matamlay? Di po ba? Pero kapag inisip mo na ikaw ay may pera, inisip mo na ikaw ay masagana, inisip mo na may tagumpay ka, ano bang iniisip ng may tagumpay? Nakangiti. Masigla. Di po ba? So, think about what you want. Isip ka. Ilagay mo sa mind natin, sa isipan natin, kung ano ang gusto nating isipin. Pag inisip mo na ikaw ay lugi, lugi ka nga. Pag inisip mo na talo ka nga. Oh, laylay ang balikat, matamlay, ang bukang bibig, talo, wala, hirap. Pagsubok lagi ang bukang bibig, pagsubok, wala. Pero may pera naman kahit papaano, nakakakain, masaya. Oh, hindi po ganun. Huwag na po tayong maging ipokrito, maging totoo na tayo lalo sa Diyos at sa lingkod sa Tatay Pastor at dito po sa Tinig ng Pananampalataya. Maging masaya tayo, hindi po yung ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat siya ang aking kalakasan kahit kami bigo. Anong kahit bigo? Ba't sasabihin mo pang bigo? Kahit kami walang-wala. Anong walang-wala? Eh bukang naririnig ng kaaway po yan. Naririnig ng demonyo yun na ikay walang-wala. Doon katitirahin ng kaaway sa walang-wala. Ha? Because life and death is in the power of our tongue. Tandaan natin, nasa kapangyarihan ng ating dila ang buhay at kamatayan. Lagi mo sinasabi, what you confess. What you confess. Yes. Possession. Confession brings possession. Ulitin ko, confession brings possession. Kung ano ang iyong ikinukumpisal parate, yun po ang mangyayari sa atin. Pag ikinukumpisal natin, lagi nating ikinukumpis, we are success, we are victorious. Victorious tayo later on. Ngayon hindi pa makikita nyo, pero wag mo sabihin ngayon hindi pa. Basta Lord, ako'y tagumpay. Ako'y isasagana, ako'y gagaling, ako ay magtatagumpay. Magtatagumpay ka. Okay? So think about what you want. At yun po ang magdadala naman sa atin para tayo ay umaga ng gising, tayo po ay mag-exercise, tayo po ay magsipag sa gawain ng Panginoon, mag-pray, magsipag tayo mag-invite, magsipag tayo sa pagtatanim, sapagkat pagtanim ay di biro. Maghapong nakayo ko, di naman nakatayo, di naman nakaupo, magtanim, di biro. Di po ba? Hindi biro ang pagtatanim. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka, nagtatanim ka ng effort, nagtatanim ka ng oras, nagtatanim ka ng iyong energy. Kapag ikaw ay naghahanap buhay, nagtanim ay di biro, maghapong nakayo ko. Ibig sabihin, sa maghapong iyon, ikaw ay nagtanim ng lakas mo, nagkarpintero ka, nagmasa ka ng harina, gumawa ka ng tinapay sa magdamag, ikaw ay nagtinda, ikaw ay nagtalyer, nagshop, ikaw ay pumunta sa iyong talyer, nagpunta ka sa iyong opisina, magtanim ay di biro, maghapong nagtatrabaho. Yun po yun. Di po ba? So, aani ka sa maghapon na pagtatanim. Kaya po, think about what you want. Tagumpay ka dahil may lakas na galing sa Diyos kang ibinibigay sa Kanya. Pera man yan o lakas mo. Yes, ang nagtatanim na may pagluha ay maani na may kagalakan. Palakpakan natin ang Panginoon. Nagtatanim na may pagluha, mag-aani ng kagalakan kasi hirap na hirap eh. Ito, wala na akong kakainin. Magtatanim ako, di ba? Marvick Beneventura, Pastor Al Hernandez, Pastora Nilde Ignacio, ng Inay-Ay, di ba? Lilay, di ba? Pastora Benny, lahat, Pastor Chin, Pastora Lorna, magtanim ay di biro. Pastora Marie, Susan, Elsa, ang pagtatanim, ang great harvest, ang siyang punot dulo ng great harvest. Amen. Kaya yung first fruit, hindi po dapat iwanan niyan, mga kasama. Dahil si Lord po ang nagbibigay niyan ng lakas. Uulitin ko po, our life is important rather than money. Tandaan natin. Susunod na lamang po ang pera. Mas malaking halaga. Tandaan natin. Kapag may buhay ka, pwede pang
kumita ka ng pera. Pero kapag wala ng lakas, wala ka ng sigla, wala ka ng pangarap, inalisan ka na ng Panginoon ng iyong energy, ng sigla mo, wala na rin po yun. Di po ba? Pero kapag nandyan si Lord, lagay lang ng lagay ng energy sa iyo. Lagay lang ng tinatawag na pangarap sa buhay mo. At lagay lang ng lagay si Lord ng Holy Spirit sa iyo na kapayapaan at pag-ibig at kagalakan sa puso mo, no matter how, no matter what. Palakpakan natin si Lord. And lastly, think about the Word of God. Joshua chapter 1 verse 8. Binasa mo, ano, di ba? Di ba? Sabi niya doon, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night." Grabe, di po ba? "That thou mayest observe to do according to all that is written therein." Ang sabi po ng Lord, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but what? Shall meditate therein day and night." Para ma-observe natin at para magawa natin ang lahat ng nakasulat doon. Huwag daw nating ihiwalay ang salita ng Panginoon sa ating mga labi. Basahin natin yon at pagbulay-bulayan, meditate day and night. Day and night. Sa gabi, meditation. Sa araw, meditation. Alin ang imi-meditate natin? Yung word na binasa at pinakinggan natin. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Romans chapter 10 verse 17. Maraming salamat po. Tandaan natin yon. So, lastly, remember only the doers of the word are blessed. No? Kung kayo po ay nakinig lamang, wala yun po. Ang pinagpala ng Diyos ay yung nakinig at nagsagawa ng napakinggan nila. Magtanim ka, taniman mo to. Purihin ng Diyos para makita mo sa 2021 ang blessing sa buhay mo. Grabe, purihin ng Panginoon. O James chapter 1:22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Dinadaya ninyo ang inyong sarili. So be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Huh? Kapag ginagawa nyo yon, ginagawa natin ito na nakikinig lamang tayo pero hindi natin sinasagawa. Wala po. Dinadaya lamang natin ang ating mga sarili. So sabi niya, gawin ninyo ang salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang natin at hindi isinasagawa, dinadaya natin ang ating mga sarili. So ano po yung application? Do. Doers of the word. Be a doers. Bigay mo kay Lord. Magtanim ka. Ilagay mo sa Panginoon. Hindi, ay, oh, salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Totoo pong ganito. Doers. Salamat sa Panginoon. Ako'y pinalakas. Ako'y pinatatag. No. Bukas-bukas mahina na naman yan. Bakit? Not doers eh. Hindi ginagawa eh. Tagagawa tayo. Hindi tamang tayo tagapagtakapakinig, kundi tagagawa ng salita ng Panginoon. Yon ang pinagpala. Remember, only the doers of the word are blessed. Siya lamang po ang pinagpala, yung pong ginawa. Even Mary, di ba? Kaya naging blessed Mary siya. Kasi hindi lamang niya basta napakinggan ang tinig ng Diyos na siya'y magiging ina. No, ni Jesus, kundi ginawa niya talaga, inialay niya ang buhay niya. Sabi niya, be it unto me. Diba sabi niya? According to His word and according to His will, mangyari sa akin. So inialay niya ang buhay niya sa Panginoon. Hello, mga kasama. So magtanim po kayo. Yung first fruit, ihanda po ninyo mga kaibigan. Yung mga wala, hindi, sa susunod na lang. Hindi po ikaw ang lugi, sila po ang lugi. No po, akala nila nakalusot na sila sa Panginoon. Si Lord sabi ng Galatians chapter 6 verse 7, hindi natin madadaya ang Diyos. Tandaan natin yon mga kasama. Kuha po natin mga kaibigan. Ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Maluloko mo ang sarili mo, pero ang Diyos hindi natin madadaya.
Kaya yung nagsasabi ng iba, lulukohin mo ang Panginoon. No. Alam ng Panginoon kung ano ang itinanim mo. Alam ng Panginoon kung anong puso mo. Ako'y sa ano na, sa Marso na ako mag-a-active kapag wala ng first fruitan. Ito na lang, sasabihin ko, wala na ako. Okay. No. Dating yan. Ang tawag po dyan ay hihip sa lusong. At ayoko po mangyari sa inyo because God loves you so much and I love you so much too. Palakpakan natin ang Panginoon. Put God first in your thinking. Huwag po nating hayaan ang demonyo'y manatili sa mind natin. Negatibo, murmuring, complaining, at kahirapan ang nasa isip. No, hindi. Ang Diyos ay Diyos na mayaman. Ang Diyos natin ay siyang may-ari ng langit at lupa. Silver and gold ay sa Kanya, sabi ng Hagay. So don't worry, be happy. Life is short. Life is short, tandaan natin. So enjoy your life, enjoy our life with the Lord. Listen. So put God first in our thinking. Think about God. Think about His goodness. Think about His word. Think about His divine intervention in our life. Glory be to God. Thank you, Holy Spirit, Lord. Right now, I pray for you in Jesus' name. Lahat na magtatanim, lahat na magnanais na nagko-commit ng first fruit nila, binless ka ng Panginoon. Ano man ang mangyari, what happening to you this 2021, there is a great harvest into your life. Listen, ang Holy Spirit ay nasa puso mo. Ang banal na Espiritu ay nasa buhay mo. Hindi ito sa layo, hindi ito sa pagitan natin, kundi nasa tabi mo na, nasa puso mo na. Kinakausap ka ng Panginoon. Saan ka man naroroon? Sa Bicol, sa ibang bansa, maging sa dako ng Masbate, sa dako ng Mindoro, sa dako ng Makati, San Antonio, maging sa Alpalan, maging sa Cavite, sa Laguna, sa Quezon City, maging sa Lucena, maging sa Tagkawayan, sa Del Gallego, maging sa dako ng Batangas City, sa Batangas, maging sa dako ng Baguio, sa dako ng China, ng Ireland, sa dako ng Singapore, sa dako ng Abu Dhabi, in Jesus' name, sa dako ng London, sa dako ng Kuwait, sa dako ng South Korea, ng Qatar, saan man dako, si Lord, ang Holy Spirit ay nasa sayo. Listen, this is 2021, year 2021 is a year of harvest. Listen, in Jesus' name, i-bless ng Panginoon ang salita niya. Be a doers of the word of God. Only the doers of the word are blessed. Be a doers of the word. Put God first in your thinking. In your thinking first. Glory to God. Yes. Pray tayo sa Panginoon. Dahil mabunagan, kagalingan, Deya bunagan na kanyang anak, masama po ngayon ang kanyang pakiramdam. Yes, in the name of Jesus, be healed right now. I speak blessing, I speak healing and deliverance. Yes, in Jesus' name, be adorers of the way. Put God first in your thinking. God is a great healer. Wilma Gayeta, Austria, complete healing ng inay, masakit po ang baywang at di makatayo. In Jesus' name, be healed right now. Right now, in Jesus' name, be healed. Put God first in your thinking that God is a great healer. Amen. Susan Matining, protection and guidance sa family. Yes, yes. Thank you, Holy Spirit, for the protecting power. Amen. Daya, ingatan ang pamilya at mag-uminit sa paglilingkod. In the name of Jesus, receive it right now. Receive. Natanggap mo na ang kasagutan in Jesus' name. Ann Peñaranda, ingatan at gabayan ang aking pamilya. Yes, thank you for the protecting and guidance ng Lord sa pamilya mo, Ann Peñaranda, in Jesus' name. Maribit Lovinia, protection, good health, provision, at makakilala kay Lord ang aking pamilya. Protection, Lord, in Jesus' name, sa kanyang prayer request, Maribit Lovinia, in Jesus' name, by the power of the Lord, receive it right now. Franz Gianan, continuous guidance, protection, and covering sa family, at complete healing sa ampun ko sa kanyang karamdaman. Franz Gianan, receive the power of the Lord Jesus Christ and receive the answer prayer into your life, in Jesus' name. May Milendres, tuluyan na pong matunaw, malawala ang guwapo. Receive it right now, my Melindres. Miss Lizel Bunagan Hernandez, maging okay ang result ng check-up to the echo at electrolytes in Leia Bunagan sa Monday. At ingatan gabayan kami sa pagpunta sa mga doktor na lalapitan. By the blood of Jesus, the divine intervention, put God first in your mind that God is a great doctor. In Jesus' name, God is a great doctor. Yes, trust
in His Word. In Jesus' name, be a doers of the Word. In Jesus' name, Amen. By the blood of Jesus, right now. Po sa comfort ng family po ni Professor Tapalya sa kanila pong nawalay na ama. In the name of Jesus, thank you for the complete comfort, Lord God. The comfort spirit, O God, in Jesus' name, the peace and harmony sa family ng Tapalya family, Lord God, sa pagkawala ng kanilang father, Lord God, ng kanilang tatay. Salamat po, Panginoon, and I speak comfort, I speak peace and harmony to the family, Tapalya family, in Jesus' name, by the blood of Jesus, the prayer request of our Professor Raquel Tapalya, in Jesus' name, and bless her mother, in Jesus' name, even her brothers, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, at lahat ng mga kamag-anak po niya. In Jesus' mighty name, our Lord King Savior. Lord God, thank you, Holy Spirit. At kung kayo po ay nakantabay, papatuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Lord, thank you. Salamat po sa kumpletong kagalingan. Salamat po, Panginoon, sa kaarawan ni Lerma Landicho, Panginoon, ngayon. Salamat sa mahabang taon at marami pa mga taon at blessing sa buhay ng aking anak na nasa China ngayon. Salamat po, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa complete healing, Panginoon, ng father-in-law ni Jericho. Salamat ng aking anak na ito. Salamat po, Panginoon, sa provision mo rin, Panginoon, sa kanya. Ganon din kay Bella. Salamat po sa kagalingan. And I speak blessing upon healing and upon healing, Lord God, sa buhay ni Bella at maging ng tatay, father-in-law ni Jericho. Thank you, Lord, din, Lord God, sa natapos, Panginoon, na renewal ng business permit, Panginoon, ng NII Enterprises, Lord God, ni Ate Nilda. Lord, thank you so much, Lord God, sa patuloy na pagkilos mo sa NII, and Lord, kay Ate Nilda, kay Biel, at maging sa team, Panginoon, sa pamilya ng NII, kay Ate Cynthia, Lord God, at maging kay Obet, Lord God, kay Jericho, at sa iba pa. Maraming salamat, Panginoon, kay Pastor Al, Lord God, sa bakery, sa grocery, ni Lilay, sa bakery, Panginoon, maging ni Eddie, Lord God. Salamat po sa patuloy na pagkilos po ninyo sa mga elders and mga leaders, Panginoon, maging sa work, Panginoon, at Pastor Chin, aking anak. Even Lord God, sa kantin at sa restaurant, Panginoon, ni Pastora Lorna, maraming salamat po sa iyong pag-ibig. At Lord, dinadalangin ko, Panginoon, na makarating na at masettled na yung separation fee, Panginoon, nais na tanggapin ni Pastora Adele, Panginoon, o Lord God, na yung kanya pong retirement fee, Lord God, yung kanyang pagre-retired, Panginoon, sa teacher, Lord God, sa public school. Lord, thank you so much na ma-receive na po niya, at according to her, Lord God, na hindi pa at nabalam pa. Lord, ma-settle na po yun, dakilang Diyos. Salamat po ng marami at lahat ng pinagkakakitaan, Lord God, ang business, Panginoon, o Diyos, ni Ate, Lord God, ang aking anak ni Ate Christy, Lord God, anak Christy Cruz, Lord God, ang kanya pong gulayan, ang kanyang paninda, ang kanyang grocery, Lord God, na maayos at dumami pa ang mga customer, Panginoon. Amen. Maging si Brother Jimmy, Lord God, si Kuya Jimmy, Lord. Thank you, Holy Spirit, Lord God. Salamat po sa pinagkakakitaan sa mga hanap buhay ng bawat pamilya, Lord God, maging sa business ni Pastora Benny, Lord God, sa business, Panginoon, o Diyos, ni Sister Susan, Lord God, Pastora Susan, at maging ni Pastora Marie, Lord God. Thank you, Holy Spirit, Lord God. Maging sa mga work, Panginoon, ng mga TJFM family, Lord God. Thank you, Lord. Maging sa Peñaranda family, Lord, sa mga kaklasiko, sa business ni Joe Almonte, Panginoon, ng aking kaklasmay. Thank you, Holy Spirit, maging sa kay Opel, Lord God. Thank you, Holy Spirit, Lord God. Maging mga employer, Panginoon, ng mga kasama ko sa dako po ng iba't ibang bansa, sa Ireland, sa China, Panginoon, ng kanilang mga employer, sa dako po ng Abu Dhabi. Salamat po sa katapatan nila, Panginoon, sa South Korea, Panginoon, sa United Kingdom. Ingatan mo po sila, Panginoon, mula sa COVID-19 variant London, variant United Kingdom. Maging, Panginoon, sa dako ng South Africa, at maging yung Malaysia, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Salamat po sa covering ng iyong precious blood sa mga kababayan po namin. Lord, tatanggap ang lahat ng mga nakaantabay sa iyo. In Jesus' name, Lord God. Panginoon, ako po'y lumalapit sa inyo at patuloy na pinapasakop ang aking buhay. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. At simula sa araw na ito, ako po'y nagdidesisyon na ikaw po'y aking tanggapin sa aking puso. Ikaw na po ang maghari, ikaw na po maging Diyos at Panginoon ko. At alisin niyo na po ang lahat ng mga negatibong aking naisip at patuloy na palitan ito ng mga makalangit na pag-iisip. Salamat po sa iyong pagpapatawad, salamat sa buhay na walang hanggan, salamat sa pagsulat mo po ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon, Hari at Tagapagligtas.
Panginoon, pagpalain mo rin po, Panginoon, ang kabuhayan, Panginoon, ang anak ni anak Pet, Lord God, ang kanyang sundalong anak, kayo po ang mag-bless at mag-ingat. Maging sa kabuhayan ni Cecil, ang aking anak, dakilang ama, ng mga kapatiran, Panginoon, TJFM family, Lord God, maging ang business, ang negosyo ni Maricel, Panginoon, kayo po ang kumilos at gumalaw. Maging, Panginoon, O Diyos, si Engineer Heidi Tembleque, ang kanyang work, kayo po ang mag-bless at magpala sa kanilang buhay. Maging, Panginoon, sa Tembleque family, Lord God, kay Remy at June, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Maging kay Marlene, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Maging kay Pope. Lord, sa kanilang kabuhayan, kayo po ang mag-bless at magpala nito, Panginoon. Salamat. Maging kay Ate Merla, samahan mo po siya, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Sa Bael family, kayo po ang mag-bless, Panginoon, sa Bael. Panginoon, thank you, Holy Spirit, Lord God. Sa business, Panginoon, O Lord God. Na Benny, Lord God, thank you, Holy Spirit, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng mga kasamahan, lahat ng mga katinig, lahat ng mga kaagila, mag-harvest po kaming lahat ngayon, Panginoon, O Lord God. Maging ang pag-aaral, Panginoon, O Diyos, ni Jamjam, ni Shama, ni Shalom, Lord God, na salamat sa favor, Panginoon, sa pang-tuition, Panginoon, sa karunungan, sa kanilang mga exam, sa kanila pong mga reporting, sa kanila pong mga ginagawa sa school. Si Shama, Panginoon, ang kanyang doktor, pagdudoktor, at maging kay Jamjam na kanyang nursing. Lord God, thank you, Holy Spirit, Lord God. Salamat po sa complete healing, sa lahat ng may mga nararamdaman. Pagalingin po ninyo ang mga nasa banig ng karamdaman. Lord God, maging si Rose Bakay, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, Lord God. Salamat po. Maging si Nancy de Jesus, Lord God, ang kanyang asawa. Lord, thank you. At mga taga Mindoro, Lord God, thank you, Holy Spirit, Lord. Maraming maraming salamat po. Once again, itinataas po namin ang lahat ng ito. Kayo ang gumalaw, Panginoon. O Diyos, kay Ara gumapak, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, sa patuloy na pagbibigay mo sa kanya ng kompletong kasaganaan. Maging ang inayay at maging ang tako ng Quezon. At si JR, Lord God, si Blente JR, Lord God, thank you, Holy Spirit, Lord God. Maraming maraming salamat. Ang lahat ng ito hinihiling po namin. Taas natin ating mga kamay. Pagpalain po ninyo ang aming presidente, ang aming pong presidente, ang aming vice president, ang mga senador, ang congressman, ang mga ang judikatura, Panginoon, ang mga judges, ang justice namin, ang mga men in uniform. Pagpalain mo rin po, Panginoon, si Colonel Russell Elinsano. Panginoon, kayo pong mag-bless sa kanyang tatay. Panginoon, Lord God, salamat sa kompletong kagalingan ni Colonel, ng kanyang tatay, ng tatay ni Colonel Russell, Lord God. Thank you sa kapulisan, sa SSU, PSPG, Panginoon, Senate, Lord God. I-bless mo rin, Panginoon, ang kuraming family, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Maging si Colonel Gideon D, Lord God, thank you so much, Lord. Maraming maraming salamat. I speak blessing upon blessing, favor upon favor, healing upon healing, Lord God. Salamat mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang antas ng pamumuno. I-bless po ninyo at lahat ng mga taga-TJFM family, kayo po magpala. Pagliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyong daraanan upang ang kaningningan nito at ang kanyang kaluwalhatian ang siyang inyong masaksihan, ang kanyang katagumpayan at patuloy na kalusugan, kagalingan at patuloy na katagumpayan sa inyong negosyo, kasaganaan sa inyong buhay ay patuloy mong maranasan sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ngayon at magpakailanpaman. Amen and amen. God bless us more. Thank you so much. Patuloy po nating i-share, ibahagi. Patuloy po tayong mag-share. Patuloy po tayong mag-share. Patuloy po nating ibahagi ang ating gawain. Mag-comment, reflect. Oh, what a washed in His blood. Salamat po sa mga dumalo. This is my story. This is my song. Nasikawan ko rin po si Grace, Amazon, aming classmate, mula elementary hanggang high school. This is my story. This is my song. Thank you so much. Ito naman po muli ang inyong abanglingkod, Brother Nilo Penaranda po lamang at Sister Ella Penaranda. Na pansamantala pong muling magpapaalam sa inyo, sa ating po at sa inyong programa na Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa, at sa darating pong sa ating pong prayer and empowerment.
moment, 7:30 Friday na pala ngayon. Okay. Friday, 9:30 po. Handa po muli natin ang ating okay. At sa nakalista pa po yung ating pong mga padadala ng oil. Ayusin na po natin. Promise. Okay. So, ito po muli ang inyong abang lingkod, Brother Nilo Penaranda. Si Nilo Penaranda na nagsasabing sa Diyos manampalataya sapagkat sa Kanya may pag-asa. God bless you. Love you. Bye-bye. See you on Sunday, 9:30 Thank you so much, TJFM family, Atinilda, Al, Anak, Benny, God lahat sa atin lahat. Bless. Ibang bansa, bye-bye.